Mga kapuso, ilang araw na lang po at pasukan na, kaya ang Bureau of Fire Protection na BFP nag-ikot na sa ilang eskwelahan para masigurong sumusunod ang mga ito sa mga alituntunin kontra sunog. Kasabay nito, pinaigting na rin ang seguridad sa mga paliparan dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga pasaherong humahabol sa pasukan. May report si Rida Reyes. Ilang araw bago ang pasukan sa Lunes, tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang paghahanda para masigurong walang magiging aberya sa unang araw ng klase. Bukod sa paninigurong sumusunod ang mga paaralan sa mga alituntunin kontra sunog, nagtungo ang BFP o Bureau of Fire Protection NCR sa Ramon Magsaysay High School sa Cubao para tumulong sa paglilinis ng paaralan. Dala ang kanilang mga walis at dustpan, masayang nagtulong-tulong ang mga tauhan ng BFP sa Brigada Eskwela. May ilan ding nagkumpuni na mga sirang upuan. Dagdag pa nila, nabawas na raw ang bilang ng mga eskwelahang lumalabag sa fire code. Continuous naman yung pagkakandak natin ng fire safety inspection sa mga iba't ibang mga schools. So kinukonsolidate namin yung mga findings namin doon. Doon isasubmit namin yon yung mga may mga nakita namin mga violation na i-comply nila, i-correct nila yung mga violation na makikita namin. Sa bayan naman ng San Nicolas sa Ilocos Norte, pagpipintura ng mga pedestrian lane ang pinagtutuunan ng pansin para sa darating na pasukan. Nilakihan ang mga guhit para hindi ito madaling mabura. Magandang hakbang daw ito para maging ligtas ang mga estudyante dahil maraming sasakyan ang dumadaan sa lugar. Sa Zamboanga City, hinikayat naman ng Department of Health ang mga magulang na paghandaan na lamang ng baon ang kanilang mga anak para masigurong malinis at masustansya ang kanilang kinakain. Hindi raw kasi maiwasang bumili ang mga bata na street food na posibleng pagmula ng iba't ibang sakit. Kasabay ng mga paghahandang ito, itinaas na rin ang heightened alert status sa mga paliparan bilang paghahanda sa inaasahang pagdagsa ng mga babiyahe sa pasukan. Tatagal ito hanggang June 20. Ayon sa Manila International Airport Authority, aabot sa halos 3 milyong pasahero ang naitala noong nakaraang taon, bahagyang mas mataas kumpara sa mahigit 2.8 milyon na pasahero noong 2014. Nakahanda na raw ang naturang ahensya sa posible pang pagtaas ng bilang na ito. Inabisuhan na rin ng iba pang ahensya tulad ng Office for Transportation Security na magdagdag ng mga tauhan para mas mapaigting ang seguridad sa mga paliparan. Rida Reyes, GMA News.